Yang nakikita po ninyo ay ang mag-asawang Duterte Carpio. Ha? Hindi po natin sinasabi na totoo yung mga chismis po sa kanila. Pero talagang pumutok po ang mga balita na yan o chismis na yan sa mga nakalipas po na linggo. At ito nga pong si vlogcaster Armand din, nasausawan niya na rin po yung issue na yan. Kinontent niya po yan, kaya naman marahil, eh meron po siyang mga nare-receive na pagbabanta na siya daw po ay kakasuhan at ang iba pang mga vlogger tungkol daw po doon sa basketball issue. Kasi alam nyo, ito pong basketball issue na ito, una po itong hindi naman pinangalanan ni Ninyo Barsaga, pero nagkaroon po ng hint ang publiko sa kauna-unahang vlog na ito ni Ninyo Barsaga. Dito po sa vlog na ito, nagtanong po siya, sino itong babaeng government officials na nang lalaki din, manang-mana sa ama niyang babaero? Wala pong pinangalanan dito si Ninyo Barsaga. Hindi niya po tinukoy kung sino ang politiko dito. Pero balikan po natin ang video na ito. Magandang araw. Alam niyo po mga kaibigan, ito, magugulat tayo sa ikikwento ko. Oo. Ito yung ikikwento ko, hindi ko idedetalye. Hindi ko imemensyon ang pangalan ng taong ito. Oo. Dahil ito ay pribadong buhay nila. Pribadong buhay. Pero, kung kayo'y matalinong tao, magugulat kayo. Oo, magugulat kayo. Itong babaeng itong tinutukoy ko, na sinasabi kong pribado ang buhay, may asawa na ito at may mga anak na. Simulan muna natin dun sa asawa niyang lalaki. Nako, maloloka. I remember, meron akong isang kaibigan na pumanaw na. Itong kaibigan ko, itong pumanaw na, one time naikwento niya ito, na nagkaroon ng problema itong kaibigan niya na kaibigan din namin. Oo. Alam niyo kung anong-ano? Itong lalaki, nakabuntis. Panoorin niyo na lamang po ang video na yan, ha? Pero sa madaling salita, meron pong pinapahiwatig dito itong si Ninyo Barsaga na hindi niya po pinangalanan na government official na ayon sa kanya, eh mataas daw po ang katungkulan at ayon sa kanya, nagkaroon daw po ng relasyon sa isang basketballista. At dahil po dyan, samot-saring chismis ang lumabas sa harapan po ng publiko. May mga nag-conclude, may mga hindi naniniwala. Pero ang isa po sa matapang na vlogger na talagang pinangalanan ang vlog na yan itong si Ninyo Barsaga ay ito pong si Epifanio Labrador. For purposes of information, without any malice, ipe-play lamang po natin ng bahagya ang video na ito. Ito po ay hindi galing sa akin. Available po ito sa publiko. At kung anuman po ang mga sinabi dito ni Epifanio Labrador ay kanya pong pinaninindigan at in fact, hindi niya nga po tinakedown yung kanyang video. Ngayon, sino po ang pinangalanan dito nitong si Epifanio Labrador? Panoorin po natin ang kanyang vlog. Natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Ha? Napaka ano po ngayon ng issue na ito. Pinangalanan niya po. Ang pangalan ay Sara Bulate. O, yan po ang pangalan na Sara Bulate. Talagang balita ko nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte. Nako. At nito ni Sara. Hindi lang pala Sara Bulate, kung hindi Sara Duterte. O, yan ha. Si Epifanio Labrador po ang nagpangalan at hanga po ko dito, napakatapang nito. Para pangalanan po ang Vice Presidente sa vlog na ito. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo
yung kanyang asawa, ha? Pasensya na kayo, mausok ko, ha? Baka okay. Panoorin niyo na lamang po sa kanyang vlog yang pong tinatapik dito ni Epifanio Labrador. Gusto ko lamang pong i-establish sa inyo na ito po ay available sa publiko at nakapost po yan online sa YouTube ng mga pinakita ko po sa inyong vlogger. At marahil, dahil po sa mga pagkakataon na yan, kaya po nireaksyonan yan nito pong si vlogcaster Armandin. At hindi ko naman po napanood ang vlog ni vlogcaster, pero siguro sa kanyang vlog, may naantig ng mga supporter nitong si Sara Duterte ang nagbanta sa kanya na siya po ay kakasuhan. At pinalalabas ng mga supporter na ito na magkakaso daw po ay either ang mag-asawa isa sa kanila. Kasi alam nyo, ang libel ay isa personal circumstance po ang involved dito eh. Kaya hindi po pwedeng at the instance of the state kasuhan ng isang taong nanira sa puri ng ibang tao. Kailangan yung mismong siniraan. At in that case, sinasabi na sinisiraan daw po itong si Sara Duterte. Kaya pwedeng magsampa ng kaso either si Sara Duterte or ito pong kanyang asawa na si Carpio. And we are hoping na kung mangyayari yan, lumabas ang katotohanan. After all, katotohanan po ang hinahanap dito ng publiko. At dahil po dyan, pumalag na. Ito pong si Vice President Sara Duterte, ang Secretary of Education din natin sa kasalukuyan. At ito po ang kanyang mga naging pahayag sa balitang ito. Pakinggan po ninyo mga tol. Tumitindi ang ginagawang paninira ng mga taong nais na pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Sabi sa balita, tumitindi ang mga paninira daw na ginagawa na nais siyang pabagsakin. Pero ibalik natin sa mga supporter naman ng mga Duterte. Ano ang tawag nila sa ginagawa nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Katulad po nitong isang video na ipapadinig ko po sa inyo at ipakita ko nga po. Panoorin po ninyo. Ang taon ng administrasyon. Hindi ko po kilala kung sino ito. Si Zoraida po ba yan? O yung dating secretary ng Presidential Communications Office na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Siya po ba yan? Pakinggan po ninyo kung ano po ang sinasabi ng babae na ito. Palang nakalimutan na lahat ng pangako. Siya po, siya, si Trixie. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung... Ito po yung continuing na ginagawa nila ngayon dyan sa Manila. Kung saan, sinasabi ng mga supporter na ito, na hindi daw po nila titigilan hanggat hindi po napapababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. O, ganyan po. E paano naman yan? E ito, maliwanag na paninira po ang ginagawa ninyo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, kapag ka kay Sara Duterte, pababagsakin si Sara Duterte, ganyan din yung paniniwala ninyo. Hindi kami katulad ninyo. Kung kami nagsasabi, katulad po ng 125 million pesos confidential funds na ginasta sa loob ng 11 araw, totoo po iyon. Sapagkat yun nga po ay dininig sa Kongreso. Sa plenary session, inireveal nitong si Estela Kimbo na kanyang napag-alaman na hindi lang pala 19 days, kung hindi 11 days, yung 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President ay naubos noong December 2022. Pero dito, ito'y dating secretary. Kung hindi ako nagkakamali sa itsura niya, i-correct niyo na lamang ako kung yan po ay hindi si Trixie Cruz Angeles, I stand corrected. Pero kamukhang-kamukha ni Trixie Cruz Angeles at kaboses niya. At dating secretary ito at pinalalabas niya na hindi daw po tumutupad sa pangako si Pangulong Bongbong Marcos. Wala po iyong katotohanan. In fact, kanina nagkaroon po ng inaugurasyon, groundbreaking ceremony doon po sa isang healthcare facility somewhere in Manila or Quezon City. At yun po ay isa sa katuparan na ang Pangulo po ng Pilipinas ay tumutupad sa kanyang mga pangako. At kung hindi pa naman natutupad ang mga pangakong ilan, hindi pa naman tapos sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ng kanilang pinopo na tapos na ang termino ng 6 taon pero wala namang natupad sa napakaraming mga pangako. Yung murang bigas pangako yun. Hindi ba sinabi aayusin
kuryente, tubig, internet. Di ba pinangako lahat yun? Yan po ay tinupad na ng ating Pangulo. Yung internet, ang dami pong mga nasa malalayong lugar, mga nasa geographically disadvantaged area, ang meron na po ngayong internet. Salamat sa ating mahal na Pangulo dahil naging Pangulo siya ng Pilipinas. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi man lang nakita ang problema na yan ng ating mga kababayang Pilipino. Tapos pinalalabas nitong babae na ito dito sa rally na yan na walang tinutupad na pangako si Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking kasinungalingan po yan. Ngayon, tuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Doong naging pahayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang video statement kahapon. Nagiging mas matindi, mapangahas. Hindi yata kaya magsalita nitong si Sara Duterte nang hindi nagbabasa no, ng kanyang mga sasabihin. But anyway, ganun talaga. Kung mahina ang ulo, wala tayong magagawa. Pero abugada eh. Hindi ako naniniwala ng isang abugada, mahina ang utak. Pag abugada, matalino. Eh baka tamad. Ayaw magkusa ng kanyang sasabihin, kaya inaasa na lamang sa susulat ng kanyang talumpati at babasahin na lamang sa harapan ng publiko. Desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang... Kung meron mang desperado sa paninira, yung mga supporter mo yon, Sara Duterte. Nandun sila sa Manila. Sabi nila, para kay Apollo Quiboloy ang ginagawa nilang pagrarally. Pero ano ang ginagawa nila? Isinusulong nila ang posisyon mo. Pinabababa nila si Pangulong Bongbong Marcos para ikaw ang pumalit bilang Pangulo. Ang kapal naman ng mga pagmumukha ng mga supporter mo. O, hindi ba yon paninira ang ginagawa nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, kung sinasabi mong paninira ang mga lumalabas na issue sa iyo sa kasalukuyan, eh, hindi naman tanga ang mga Pilipino. Ang 125 pesos million, million pesos confidential funds, facts po yan. Ginasta talaga ninyo yan sa Office of the Vice President. Ang paghingi nyo ng confidential funds, facts po yon. Ngunit itong basketballista issue sa inyo, eh chismis po ito. Pero merong nagsalita. Merong nagpangalan eh. Ito po yung nagpangalan sa inyo. Nagulat po kayo ako eh dahil marami yung lamok dito sa amin. Para hindi kayo magtaka. Hmm. Meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Ayon ho sa ating source, ha? Yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito. Yan ha, nadinig po ninyo kay Epifanio Labrador. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero nararapat sigurong magtanong ang taong bayan. Ngunit siyempre, categorically sinasabi nyo na yan ay paninira lamang sa inyo. Kaya, as is, we live at that. Ika nga. Ha? Pakinggan po ninyong patuloy. Ito pong sinasabi dito nitong si Sara Duterte. Ang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Sinabi ni BP Sara na ang paninirang ginagawa sa kanya ay bahagi ng black propaganda. Anyway, kung yan ang paniniwala ni Sara Duterte na bahagi ng black propaganda, wala tayong magagawa dyan. Pero malinaw na mas garapal ang ginagawa ng mga supporter mo at ng pamilya mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ng tatay mo na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos at hindi po yun makakalimutan ng publiko, lalong-lalo na ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan.
Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Oh, yan. Hindi ba yan paninira, Secretary Sara Duterte? Nang galing mismo yan sa ama mo. Although sinasabi niya, kinalaunan, mukhang nagulilyanin, na hindi niya daw po kailanman sinabi na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Pero malinaw na yan ang paninira yan. Sinabi din ng kapatid mo na walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos at pinabababa niya ito sa pwesto. Sino ngayon ang garapalan sa paninira? Hindi lamang mga supporter ninyo ang gumawa, kung hindi pamilya mo mismo. Tapos ngayon, hinahalungkat ang mga di umano'y nagawa mo at nahahaluan ng chismis, nasaktan kayo at nagbabanta pa, nakakasuhan ng mga vlogger na tumatalakay sa chismis laban sa inyo. Pero punta tayo sa lehito mong concern. Kasi yung chismis, walang kwenta yan eh. Dito tayo sa lehito mong concern. Maganda po yung panulat nitong si Thea Tan kanina. Sabi niya po rito, in response doon po sa video na napanood natin, ay ang mga sumusunod. Why are you not taking responsibility for your mediocre performance as DepEd Secretary? At dito ako nagtataka. This is almost the observation of the majority of the Filipino. Mediocre performance talaga meron itong si Sara Duterte. Yet, top performing cabinet secretaries. Kaya, kung top performing cabinet secretary itong si Sara Duterte, eh, siguro we deserve a list of achievements na pwede niyang sabihin sa harapan ng publiko. Pero not even her supporter, hindi po ma-enumerate ito sa atin. Bakit puro ka teleprompter? Sabi ni Thea Tan dito, habang nag-a-assume that these are all organized black propaganda against you. Your tenure as DepEd Secretary has raised significant concerns due to a lack of substantial achievements that even your followers cannot enumerate and defend. Kaya nagtanong tayo eh, sa isang page natin, mga DDS, can you enumerate ang mga nagawang significant nitong si Sara Duterte as DepEd Secretary? Kasi top performing cabinet secretary eh. Dapat kung top performing cabinet secretary ka, merong evidence na ikaw talaga ay nakagawa ng significant accomplishment sa iyong departamentong pinamumunuan. Pero wala tayong makitang ganun. The people are curious. Paano naging top performer? Hindi nga nila ma-explain. Despite the promising matatag agenda, and I like matatag agenda, sabi ni Thea Tan, inaral ko siya at gusto ko ang rasyonale. There seems to be little progress in addressing critical issues such as the digital divide and learning losses exacerbated by the pandemic. Also, in the PISA 2022 assessment, the Philippines showed slight improvements in mathematics and readings. But overall, the country is still lags significantly behind the OECD averages. Only about 16% of Filipino students reach at least the basic level of proficiency in mathematics, and similar low percentages were seen in reading and science proficiency. Aside from matatag agenda, are there other ways to improve the literacy rate of Filipino children? We need to strengthen STEM education, incorporate tech in the classrooms, explore PPPs, etc. Leadership in education requires more than a popular surname. And I agree. Hindi porkit kilala ka, top performer ka na. It demands action, innovation, and a commitment to improving the quality and accessibility of education for all Filipinos. Hindi puro explain at pagbabasa ng teleprompter kung binabatikos ng mga tao.
Nagtataka nga ako dito eh, kay Secretary Sara Duterte, bakit hindi ito makapagsalita ng impromptu sa harapan ng publiko? Eh, abogada ito. Sinasabi nila, matalino ito. Pero, never po nating nakita na nagsalita po ito impromptu, answering the questions of reporters. Except, noong magkasama sila ni Pangulong Bongbong Marcos somewhere in Manila, sa Santa Mesa yata yun, yung isang elementary school doon, eh syempre sumasagot si Pangulong Bongbong Marcos, tapos biglang ibinato sa kanya yung katanungan. Napilitan siyang sumagot. But other than that, never po nating nakita na talagang nagpapaliwanag impromptu itong si Sara Duterte. At higit sa lahat, sa mga paliwanag niya, eh scripted talaga. Laging may binabasa. Ang hinahanap kasi ng tao, yung talagang spontaneous reactions, spontaneous statement for a particular issue na nire-raise sa'yo. And ang laging sinasabi, kapag may mga ganyang situations, no comment. Meron tayong prepared speech para dyan. Tuloy ko po ang binabasa natin. Leadership in education requires more than a popular surname. Okay, nabasa na natin kanina, talon tayo. Transparency and accountability are also vital. Yet, your reluctance to engage with the media and public discourse on educational policies has been disappointing. There was an important press con na absent ka and you relied only on your spokespeople and undersecretary to face the media. Effective leadership is measured by results, not by hype or popularity. Sobrang na-overhype ka ng mga supporters mo, kaya ang taas ng expectation sa iyo ng mga tao. Dapat, you should enumerate your achievements to inform the critics. At kami yon. Hinahanapan ka namin ang achievements mo sa Department of Education dahil sinasabi ng inyong kampo na ikaw ay top performing cabinet secretaries. At hindi po yon katanggap-tanggap dahil sa tingin po namin, maraming mga secretary under the Marcos administrations are really doing well sa kanilang mga respective departments like Secretary Benhur Abalos, silent but hardworking secretary. Tinalo mo pa. Si Secretary Rex Gatchanyan ng Department of Social Welfare and Development, si Secretary Gibo Chudoro ng Department of National Defense and other secretaries na talagang nagpapakahirap, talagang nagpapakita ng kanilang pagtatrabaho, yet tinalo mo pa dahil ikaw ang top performing cabinet secretary sa lahat ng mga survey na ipinapakita ninyo. Dapat you should enumerate, again, talon tayo, if you can't elevate the needs of the Filipino students and the educational system at large, it may be time to reconsider your position and allow for new leadership that can drive innovation and meaningful change in the education sector. In other words, do yourself a favor at mag-resign ka na, Sara Duterte. Yan ang panawagan sa iyo ni Thea Tan. And I believe, majority of Filipino now, yan din ang panawagan sa iyo. We need a true performer dyan po sa Department of Education. Hindi namin kailangan, salamat, kung magagaling ang mga undersecretaries at assistant secretary mo. Pero mas kailangan namin ang isang leader sa Department of Education na alam ang kanyang ginagawa at ito ay tinatranslate na lamang into a command and direction and control sa kanyang mga subordinates such as the undersecretary and assistant secretary. Pero sa ngayon, parang iba ang nangyayari. They were the one doing their things dyan sa Department of Education. At parang palamuti ka lamang dyan. Yet, you take the credit. At ang pinakamasaklap, sinapawan mo pa ang mga hardworking cabinet secretaries. At yon ang hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang
ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nagkikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.